Ang misteryo ng ill-fated Soviet spacecraft na Soyuz 11 ay binihag ang mundo sa loob ng mahigit 5 dekada. Ito ay isang kwento ng tagumpay na naging trehedya na nagpadala ng takot sa sangkatauhan. Kaya naman sa ngayon ating alamin ang malalim ang enigma ng Soyuz 11 at alamin na rin natin ang mga lihim at siyasatin ng mga aral na itinuro sa atin tungkol sa mga panganib at resilience sa paggalugad sa kalawakan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Sa ngayon, magsimula tayo sa isang pambihirang paglalakbay patungo sa katahimikan ng kalawakan na kung saan nakatago ang hindi mabilang na lihim at hindi malutas na misteryo. At kabilang sa mga ito ay ang hunting tale ng Soyuz 11. Isang kwento ng ambition, heroism, at isang kalunos-lunos na pangyayari na yumanig sa global scientific community. Ang katahimikan ng kalawakan ay nagtago ng hindi mabilang na lihim nito sa huling kalahating siglo. Maraming mga kwento ng hindi malutas na misteryo at nakakatakot na insidente na hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan. At ang isang misteryo ang umikot sa isang doomed Soviet spacecraft na Soyuz 11 na inilunsad noong June 6, 1971. Ang spacecraft na ito ay mayroong sakay na 3 crew at tila naglaho sa cosmic abyss. Gayunpaman 52 taon pagkatapos ang biglaan nitong pagkawala, lalong lumalim ang enigma ng Soyuz 11. Sa isang pangyayaring gumulat sa global scientific community, muling lumitaw ang spacecraft na dala-dala sa loob ang malamig na metal at mga labi o kalansay ng orihinal nitong makasakay. Ang nakakagulat na re-entry na ito ay nagbigay ng liwanag sa matagal ng nakalimutang technological triumph na napunta sa trahedya na nagpadala ng takot sa sangkatauhan. Noong bukang liwayway ng 1970s, ang mundo ay talagang humato sa space race. Determinado ang Soviet Union na ipakita ang husay nito sa technology at ang pangako na ito ay nagtapos sa paglulungsad ng Soyuz 11. Isang misyon na nangako ng glory pero nagtapos sa calamity. Ang Soyuz 11 ay isang misyon sa maraming mga una. Ang spacecraft na ito ay didikit sa unang space station sa mundo, ang Salyut 1 na kung saan maglalaan ng crew ng halos isang buwan. Noong June 6, 1971, sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Kazakh, ang paglulungsad ng Soyuz 11 ay minarkahan ang simula ng isang misyon na mag-uukit ng pangalan nito sa mga talaan ng kasaysayan ng space exploration. Ang spacecraft na ito ng Soviet ay talagang kakaibang makita. Ang kakaiba nitong disenyo na minarkahan ng isang spherical descent module at isang cylindrical orbital module. At ang lahat ng pag-asa at pangarap ng isang bansa na sabik na mag-iwan ng hindi matatanggal na marka sa paglalakbay sa kalawakan. Sa spacecraft na ito ay mayroon 3 lalaking handang makipagsapalaran sa huling hangganan. At ito ay sina Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsit, at Vladislav Volkov. Ang mga lalaki na ito ay pinarangalan na bilang mga bayani kahit pa man bago magsimula ang kanilang paglalakbay. Ang rocket na ito ay umibabaw sa kosmos at ito ay isang testamento ng tagumpay ng tao. Isang site na nagbigay ng hindi mapintang tuwa sa mga tao. Nang ito ay nasa orbit na, ang Soyuz 11 ay nagsimula na sa kanyang paglalakbay patungo sa Salyut 1. Ang pagtatagpo sa space station ay masinsinang binalak at isinagawa ng maayos at ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na naging matagumpay ang manned spacecraft na makadak sa orbital station. Nang mga araw na ito, ang mundo ay nanonood ng may pait na hininga habang ang cosmonaut ay masigasig na nagsasagawa ng kanilang gawain. Paghahanda ng daan para sa inaharap ng mga misyon sa kalawakan at pagpapalawak ng kaalaman. Ang buhay sa Soyuz 11 ay isang paradox ng isang nakamamanghang tanawin at stark isolation. Ang mga crew ay napapaligiran ng madilim na kalawakan, tinitigan ng nakakasilaw na kinang ng malalayong bituin sa kalawakan. Nagsasagawa sila ng scientific experiment, pinapanatili ang mga system ng spacecraft at nakikipag-ugnayan sa mission control pabalik sa Earth. Ang mga araw ay naging linggo, habang umiikot ang Soyuz sa ating planeta, ang mga crew nito ay patuloy sa trabaho. Talagang masinsina nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Nangangalat ng mahalagang data at nagsasagawa ng experiment na nagtutulak sa mga hangganan ng kaalaman ng tao. Gayunpaman habang nagagalak ang mga tao sa mundo, isang tahimik na pangarib ang nakatago sa loob ng dingding ng kanilang sinasakyan na naghihintay na ipakita ang sarili sa isang nakakatakot na kaganapan. Noong June 29, 1971, habang naghahanda ang mga crew para sa kanilang pagbalik sa lupa, nabigong magsara ng maayos ang isang bagay sa descent module ng spacecraft na kung saan humantong sa pagkawala ng pressure sa cabin. Ang mga desperadong pagtatangka ay ginawa rin upang isara ang apektadong compartment pero ito ay huli na.
Ang mga sakay nito ay sumuko na dahil sa kakulangan ng hangin. Ang kanilang katawan ay nawalan na ng buhay sa tahimik na vacuum, habang ang Soyuz 11 ay nagsimula ng bumalik sa lupa. Ang spacecraft na ito ay lumapag sa Kazakhstan noong June 30 at ang mga recovery team ay sumugod sa pinangyarihan. At nang buksan nila ang pinto, natuklasan nila ang walang buhay na katawan ng tatlong kosmonot. Ang kabayanihan at sakripisyo ng tatlong ito ay nakaukit na magpakilanman sa kasaysayan. Ang kanilang kalunos-lunos na kapalaran ay isang matinding paalala ng pangarib ng likas sa paggalugod sa kalawakan. Napagpasyahan din na ang Sunny ay ang critical design ng space valve system na humantong sa pagkawala ng pressure sa cabin. At ito ay humantong sa pagbabago sa disenyo ng spacecraft at mga safety protocols. At pagtiyak na unahin ang kaligtasan ng mga crew sa inaarap. Ang legacy ng Soyuz 11 ay umabot sa nakakalungkot na katapusan. Nagsilbi itong matinding paalala ng mga panganib na kasangkot sa paglalakbay sa kalawakan. At ang kahalagahan ng patuloy na pagpapabuti sa disenyo ng spacecraft at mga safety measures. At sa ngayon, habang binabalikan natin ang haunting tale ng Soyuz 11, ino-honor namin ang alaala ng magigiting na kosmonot na nakipagsapalaran sa kalawakan. Ang kanilang sakripisyo ay nagsilbi ng isang solemn reminder ng mga hamon at panganib sa kalawakan na nagbigay inspiration sa mga susunod na generation na itulak ang mga hangganan ng kaalaman habang itinataguyod ang kaligtasan ng tao. At bagaman nauwi sa trahedya ang kanilang mission, ang kanilang legacy ay nagbigay sa ating mga tao ng commitment sa mas ligtas at mas matagumpay na paglalakbay.